Muli mga kapatid, live tayo mula dito sa Agusan del Sur kung saan nga kasalukuyang isinasagawa yung press conference dito sa 401st Infantry Brigade. At sa ngayon nakikita natin itong mga dating rebelding NPA na sumuko sa otoridad at sa ngayon ay nagkakaroon sila ng oath-taking. Kanina nga ay formal na nilang itinurn over yung kanilang mga armas sa otoridad bilang senyales nga ng kanilang pagsuko. Ako, gapanumpa, na akong suportahan o bibinsahan. So, muli mga kapatid, yung mga nakikita nyo pong mga lalaking nakatalikod na yan na nag-oath-taking, yan po ay mga dating miyembro ng rebelding New People's Army na sumuko sa otoridad dito sa Agusan del Sur. Sa mga legal na otoridad sa Pilipinas, o sa atong ginadeklara, ang atong ginaila, o ginagawa ang kagamhanan sa atong gobyerno o atong ipasalig sa atong kaugalingon ininyo mga obligasyon na voluntaryo natong magahimuon sa maabot sa atong kapasidad. Inaot tabangan ako sa Ginoo. Congratulations, Palehog Malingkot. Okay, so ang sunod nga part sa itong program is the awarding of assistance. So, itunol una sa itong representative ni Mayor Corbera, si Honorable Franklin A. Dumutan. So matapos nga nila mga kapatid na formal na sumurender sa otoridad, ngayon ay makakatanggap sila ng financial assistance mula sa LGU para nga makapagsimula sila muli ng, o makapagtrabaho or makapagtayo man lang ng mga negosyo matapos nga ang kanilang pag-surrender. Dito na side mga kapatid, makikita naman natin yung mga armas at yung mga gamit ng rebelding New People's Army na na-recover ng militar sa sunod-sunod nilang operasyon. Dito pa rin yan sa Agusan del Sur. So ayan, may makikita natin yung flag ng NPA. So yun yung mga gamit. Kasi last week mga kapatid ay meron nga na recover na maraming gamit sa San Agustin, Surigao del Sur naman yung militar. At yun yung pinaniniwalang isa sa pinakamalaking kampo ng NPA dito yan sa Caraga region. Mamaya sa press conference ay explain ng mga otoridad kung ano-ano nga yung itong mga na-recover nila. Yes, okay. Okay, then, So, ayan, makikita natin ang daming mga baril, mga landmine, yung mga gamit nila for detonation. At ano ba to? Ayan. So may mga long arms talaga sila. So balik tayo dito sa awarding ng financial assistance para sa mga sumurrender. Okay, so bukod pala dun sa mga iaabot ng financial assistance ay meron ding mga bigas at iba pang mga goods para sa mga dating ang rebelding sumuko. Mm.
Okay, thank you kayo. Of course, na po ay... Thank you, sir. Proclay na tayo, palihog. Na po itunol atong assistant sa atong mayor sa Loreto, si Honorable Ligaya Imutasa sa atong tiga Loreto. Ito tiga Loreto nga doon. Okay. O gatong taga... Saka yung dalawang taga Berwela. Imam na gato. Okay, thank you kayo. Nya na po ihatag nga grocery ang atong brigade commander dito sa nang surrender po sa SF. Atong hangyoon atong mayor Alvin Magdamit pagtunod sir to be assisted by our brigade commander. Kato sa SF. Merita, katong to sa SF nga nanggikan sa SF katong motor si Kabo. Pila lang ta diri dinya lang diri. Tunol palyo. Okay, thank you kayo. Thank you kayo. Thank you kayo. Okay, karon, minaw pa sa mga mensahe na sa ato mga bisita. Ang mga ato magtawa sa representative o ni acting at vice governor, si Ma'am Russell o Montemor, atong pagpahal. So para sa mga kapatid natin nakakapanood lamang, live pa rin po tayo dito sa Agusan del Sur, particular na sa 401st Infantry Brigade, kung saan nga sinasagawa yung press conference para sa 24 na dating miyembro ng rebelding NPA na sumurender sa otoridad at ang pagpresenta nga sa iba pang mga armas at mga gamit ng NPA na narecover ng 401st Infantry Brigade sa sunod-sunod nilang operation dito sa Caraga Region. So kanina napanood natin na yung mga surrenderees ay nakatanggap ng mga assistance mula sa kanya-kanya nilang mga LGU. So present nga dito sa press conference yung mga mayors, ilang mayors at ang iba pa nilang representative para nga sa turnover ng kanilang assistance. So nakita natin kanina merong nakatanggap ng isang sakong bigas, merong cash, merong mga grocery items para nga kahit papaano ay makatulong dito sa mga surrenderees para sa pagsisimula muli ng kanilang buhay dito sa mainland. Opisina karon medyo natan-aw sa bisibitahasan sa pamusa government pero may natan-aw sa inyong kalimutan. So mamaya mga kapatid, mag-i-interview tayo sa ilan sa mga surrenderees para matanong natin sa kanila kung ano yung nag-udyok sa kanila na sumurrender sa otoridad. Especially ngayon na talagang idineklara na ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga terorista itong ang grupo ng NPA. Bukod nga sa mga surrenderees na dito rin yung kanilang ibang kapamilya.
na sumuporta sa kanilang pag-surrender. Dito din yung kanilang mga tribal leaders. Hi, sir. Pinisiyam itongon alam sa recovery meeting and recovery process. And then we have five pins. And five pins stands for provision of immediate needs. So naaay medical, financial, educational, transportation, sa immediate needs. So we go to the opisina kanina na programa o mga proyekto sa opisina. Because gusto na po paraan ng emphasis o ng mga pagkagal ang pag-atimang Sir, pwede ko mangutana. Unsa yung reason nimo, sir, nga nung ning surrender ka? Oh, reason na pag-surrender. Sinati na, kasi nati yung kakapoy sa kabukiran, kagutom. Sabi na sa panahon sa kining gira. Madismoral kay kauban patay na. Unsa ka kadugay, sir? 2 years lang ko sa sulod. Dali lang ko sa sulod kay. So, daghan mo pag surrender. Kulang isa lang ambak ko sa. Kakapoy kagutom mo na number 1 nga usa ka isud sa tawo gyud. Sir, daghan kay salamat. Nag-asa ka, sir? Nga kwan surigaw. Sir, ikaw, sir. Sir, talikod lang, sir, ha? Ayan. So, sir, ikaw, sir, unsa may reason ni mo nga nung ning surrender ka? Maramang gihapon, ano, sanita gihapon ito, ano, kakapoy, gutom, maramang na namang reason nito, ha? Unsa ni mo pagsibag, sir? Nah, nitalikod lang, wala nang head. Daghan mo ato pagsibag, sir? Daghan. Mga pila mo ato kapag, sir? Gatos. Ah, asa naman ang uban, sir? So, yun nga mga kapatid, kanina nakausap natin itong dalawang surrendery, no? Itong naka-sombrero, tsaka naka-white shirt. And according sa kanila, ang main reason kung bakit talaga sila sumurrender ay yung sobrang pagod at gutom sa bundok. So yun yung kanilang mga main reason. At dun sa first nating na interview, talagang tumakas lang siya, samantalang yun sa pangalawa naman nating interviewee na itong taga Barobo nga ay marami daw sila nung tumakas, sumibat mga around almost 100, pero hindi niya na nga daw alam kung nasaan yung ibang pa niyang mga kasama. At dala nga din niya yung kanyang armas nung pag-surrender niya. So, no, hinaot na kanyang hindi siya sinundanan at tuloy-tuloy na doon kung ako ang pagkinabuhi sa sakto na dalang. So, Merry Christmas! Hinaot na mag-merry ang ato, merry din ang ato ang Christmas. And we hope to see you So far mga kapatid, no, isa ito sa may most number of surrenderies kasi umabot sa 24 yung mga dating rebelding NPA nga na sumuko sa otoridad. Ato po nga tagaan ng gayon yung atas kayang short message ang representative ng Sorbera siguro mo Franklin ay matamutan. Good morning. Una no, akong pagtahod sa atong butan malagaron ng Brigade Commander, Sir Centino, sa atong Battalion Commander, Sir Pagayon sa 26IB. Sa uban pa no, nagigikan sa uban ng kumpanya. Mga mayors, yan yan din sa tubangan, na Ma'am Ligaya Tasa, of course, Mayor Alvin Madamit sa atong pag-upalay na human no? Nga niya po sa iyong lingsan representative from sa province of Barbosa Minister. So ito nga muli mga kapatid no, silipin natin ulit yung mga gamit na nakuha ng militan sa sunod-sunod nilang operasyon dito sa Caraga Region. Pag-upalay na yung PAC no, na ibalik na sasabakan sa atong pag-umanan.
makiksunan no? Sa ngalan sa akong mayor na Lloyd Cordera. Nag-abot ka ninyo kung mensahe kung mga hangyo niya itong mga nagsurinder na bina sa akong makiksunan na dito sa ikan ng sinikal ng Pilipinas. Ako sa Diksor, no? Nauta, tinuray na kayo ang inyong pag-surinder o wala na kung mga hula ang mabalik pa nga ito sa taas. Pati yun ay mga Timor, 26 Infantry Brigade under sa 4th ID sa Sitio Truktor, Barangay Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. So, ayan yung mga war materials na nakuha nila. Dito naman, ito naman yung mga bomb components na na-recover sa encampment ng sa area ng San Agustin, San Miguel at Lianga. Lahat yan ay under sa Surigao del Sur. So medyo marami-rami itong bomb components na na-recover nila. Ito naman ay ilang war materials na na-recover sa San Agustin pa rin, San Miguel at Lianga sa Surigao del Sur. Siguro mga bags, yung mga gamit nila. Ito naman yung ilan sa mga armas na na-recover sa Surigao del Sur pa rin. Local official na ikamot na kung saan niya mong makuha para sa inyong support ka ninyo. Mga long arms. Ito na yung partial na nakita kayo na ang ating mayor na augment o renta grocery o nai kasasistance. Kato partial pa man pero manikamot ni sa sumayon na matahakay pag-iapon kita. So mga kisunan, no, mahinawa kayo, balik-balik ang inamo. Na kung mahimo, no, ayaw na mo pag una-una pang mabalik. Kato na itong mga kaliwatan nito at ito na nasisan nila, padayon pa ito pag nihon. No? Na atong ikampanya ng ating programa sa atong pagamhanan o bibitinoon na dapat kita magtunod kung sa mga balaod nga ginkuhan mabait kita. So siguro di na lang kung tataas, no? Kaya dagan pa lang mga mamulo. Mas ko na po ang tag-uwi. Salamat, Karol. No? Karol, ako po nga paminawon ang mensahe sa atong mayor sa Prosperidad at Agusan del Sur. Honorable Alvin Magnamit. So sum this up, mga kapatid, kanina ay na saksihan natin yung formal na pag-surrender ng 24 na dating miyembro ng Rebelding New People's Army at ngayon nga ay sumuko sa militar, sa otoridad dito sa 401st Infantry Brigade at sa kanilang pagsuko ay kasama o dala nila yung kanilang mga armas na isinuko rin nila. At kanina nga rin ay nakita natin yung mga ibang mga war materials, mga bomb components na na-recover ng militar sa sunod-sunod nilang operasyon dito nga sa Caraga region. So nakita natin kanina marami yung na-recover sa area ng Surigao del Sur, particular na sa San Agustin at doon nga sa Lianga. At kanina rin ay nakatanggap ng mga financial assistance, ng mga grocery items, itong ang mga surrenderies. At sa ngayon ay nagsasalita yung ilang mga opisyal ng LGU dito sa Agusan del Sur at ilan nga sa kanilang mga mensahe ay nagpapasalamat sila sa mga surrenderies at umaasa sila na mas marami pang mga miyembro ng Rebelding New People's Army ang susuko sa militar para nga kahit papaano ay medyo mabawas-bawasan na itong number ng Rebelding New People's Army dito sa kanilang area. So mula rito sa Agusan del Sur,